Dear Kuya, nakilala ko po si Dave noong 9 taong gulang pa lamang ako. Iniwan po kasi ako ni Mama sa lola ko sa Davao noon dahil nag-asawa na siya ulit. Ilang taon matapos na mamatay sa aksidente si Papa. Noong una ay malungkot ang naging buhay ko sa probinsya. Nasanay kasi ako sa buhay sa Maynila, Kuya. Pero hindi nagtagal ay nagustuhan ko na rin. Isa si Dave sa mga una kong naging kaibigan doon. Kaklase ko siya simula noong grade 4 at isa sa pinakapilyong bata sa lugar namin. Alam mo, Dadin, pakakasalan kita pagkatanda natin, ha? Ikaw, Dave, bata-bata pa natin. Kasal-kasal agad iniisip mo. Eh, hindi ka ba nakikinig? Sabi ko, pagtanda nga eh. Eh, Dave, bakit naman ako? Eh, kasi pag naisip ko si Carla, eh, hindi naman nagtututbrush yun eh. Eh, ayoko din naman kay Lani, kasi galit naman kami ng kuya niya. Kaya ikaw na lang. Total, magkaibigan naman tayo eh. Bala ka nga dyan. Punasan mo kaya muna yung sipon mo bago ko magsabi ng kasal-kasal dyan. You know, yuck! Oo nga, no? Naging matalik kaming magkaibigan ni Dave, Kuya. Siya ang lagi kong napagsasabihan ng mga problema ko noon. Mabait din ang pamilya niya sa akin, lalo na ang nanay niyang si Tita Belen. Siguro ay dahil alam naman niya na ang sinapit ng pamilya ko. Dahil kay Tita Belen ay para ko na rin kasama si Mama. Tinuring niya akong parang tunay niyang anak. Nakontento ako sa buhay sa probinsya. Tahimik pero masaya. Sabi naming dalawa ay dapat parehas kaming makapagtapos ng college at paunahan kaming makakita ng magandang trabaho para matulungan namin ang aming mga pamilya. Bumuo ako ng mga pangarap ko kasama si Dave, pero hindi ko akalaing hindi ko na siya makakasama habang tinutupad ko ang mga pangarap na yon. Bakit salubong ang kilay mo? Eh, ang daya mo naman kasi. Ayoko rin naman, kaso gusto ni Mama, doon ako tumira sa kanya eh. Eh di, doon ka na mag-aaral? Malamang, anong gusto mo, uwian? Manila to Davao? Ito naman, inakausap ng maayos eh. Binibiro lang kita, kasi naman masyado kang seryoso eh. Paano na yan? Sa junior prom natin, wala na akong kapartner. Si Carla! Eh, hindi nga nagtututbrush yun eh. Yabong mo, kala mo ikaw nagtututbrush. Oy, nagtututbrush ako, no? Oy, kailan? Kailan? Kapag may time. Kita mo na, yaka, kadiri ka talaga. Oh, seryoso na. Basta, pag-graduate ko ng college, hahanapin kita dun, ha? Tapos libre mo ako. Ah, sige ba, pakabait ka kita bilin, ha? Oh, Nadine. Hahanapin talaga kita dun, ha? Kala mo dyan. Ito naman, tahan na. Ikaw talaga. Second year high school ako nang kunin ulit ako ni Mama. Isinaman niya ako sa Maynila para doon na tumira kasama ng pangalawa niyang pamilya. Awa ng Diyos ay nakapagtapos ako ng kolehiyo at nakakita ng magandang trabaho. Pero hindi ko nakalimutan si Dave at ang Davao hanggang isang araw. Sir, ulitin ko na po, order niyo po 1 mocha frappuccino po to go. Oo. Name niyo po? Dave. No. Nadine na lang ilagay mo. Nadine? Okay po, sir. Paki-wait na lang po sa side as I call your name. Okay, sige. Ay. Ano oras naman kaya darating yung kliyente ko? Naku naman, sana maklose ko ang deal ngayon. 1 mocha frappuccino for Nadine! Mine! Akin yun ah. Huh? I am
Nadine. Pero miss, Nadine din kasi ang pinalag... Teka, Nadine? Dave? Oh. Dave, ikaw nga! Oo, kamusta na? Mabuti naman, ikaw. Hello, nandito ka na pala sa Manila. Kailan pa? Excuse me po. Nakaharap po kayo sa counter. Ay, sorry. Tara tayo sa ano. Hindi ko inaasahan ang pagkikitang yun, kuya. Para tuloy kaming nasa pelikula ni Dave. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na sa pagkalaki-laki ng Maynila, nagkita kaming dalawa. Nalaman kong isa siyang car dealer sa isang sikat na kumpanya ng mga sasakyan. Tulad ko ay nakapagtapos din siya sa kolehiyo at napagawan pa niya ng bahay sina Tita Bilen sa Davao. Nasundan ang pagkikita namin yun ni Dave, kuya. Umaalis kaming dalawa at pinakilala ko na rin siya kay Mama. Magkaklase pala noon si Mama at Tita Bilen. Gustong gusto siya ni Mama dahil na rin sa mabait si Dave, maalalahanin at may respeto siya sa akin. Nagtapat sa akin si Dave. Sabi niya ay bata pa lamang kami ay talagang ako na ang gusto niyang makasama habang buhay. Inamin din niya sa akin na isa ako sa dahilan kung bakit siya pumunta sa Maynila para makita ako at para sabihin sa akin ang hindi niya nasabi noon. Alam mo, gusto ko sana kapag lalagay na ako sa tahimik, yung time na kaya ko nang iwan sila Mama. Sa ngayon kasi, ako ang nagpapaaral sa half-sister ko. Siguro, kung kaya mong maghintay, edi tingnan natin. 16 years. Ha? 16 years na din. Ganyan ko katagal tinago yung nararamdaman ko. Simula grade 4 pa lang tayo. Yung pagsintang pururot pa lang. Hanggang sa naging ganito na. 16 years na akong naghihintay para sabihin sa'yo na mahal kita na din. Ngayon pa ba ako susuko? Ngayong alam ko namang saglit na lang ang hihintayin ko. Tinupad ni Dave ang pangako niyang maghihintay siya, kuya. Eventually, ay naging magkasintahan kami. At nang makapag-ipon, ay nagpakasal na rin. Kapag pala naging kaibigan mo muna ang taong pinakasalan mo, hindi magiging mahirap ang pagsasama ninyo. Maswerte ako dahil ang best friend ko at ang asawa ko ay isang tao lang. Wala akong masasabi kay Dave, kuya. Para siyang si Papa. Ideal husband, kumbaga. Kaya kahit simple lang ang buhay namin, ay masaya ako. Kontento ako sa kung ano ang meron kami. Ang importante ay magkasama kaming dalawa. Sa hirap man o ginhawa. Mamaya lang tayo tumingin ng damit ni baby. Excited ka naman kasi masyado eh. Isa pa, 4 na buwan pa naman bago siya lumabas eh. Siyempre, excited na ako makita ang kamukha ko. Di ba, baby? Ano? Istipot ka lang dyan sa tiyan ni mami mo, ha? Ihintayin ka ng pogi mong daddy. Talaga? Sino naman nagsabi sa yung kamukha mo siya, Aber? Ako kaya ang kamukha niya. Bak, hindi mo ba nakita sa ultrasound? Kamukhang kamukha siya ni daddy niya. Ewan ko sa'yo. Ay, nga pala. Dumaan tayo sa department store para naman makabili ka ng polo. Yung huling bili mo yata ng polo eh, nung JS promo pa eh. Grabe naman to. Hindi ko naman kailangan eh. Saka may ginagamit pa naman ako. Okay lang yun. Ikaw, may gusto ka bang bilhin? Wala. Wala na akong iba pang gusto. Nakuha ko na eh. Nasa akin na yung pinakamabait na asawa sa lahat. At yun, hindi yun mabibili ng pera. Naks! Nasunog mo na naman ba habang nagpa-plancha yung isa sa mga polo ko? Umabanat ka na naman eh. Oy, hindi ah. Alam kong mahal na mahal ako ni Dave, kuya. At ganun rin ang nararamdaman ko para sa kanya.
Ang pagpapakasal sa kanya ay isa siguro sa mga pinakatamang nagawa ko sa buhay ko. Kaya alam kong sa paglabas ng baby namin, hindi lang siya magiging mabuting asawa, kundi magiging mabuting ama rin. Okay na siya. Ang advice ko lang, huwag na siya masyadong makikilos for the sake of the baby. Masela ng pregnancy niya. Baka next time, pati sarili niyang buhay malagay sa panganib. Salamat, Dok. O paano? Alis na muna ako, ha? Magsabi lang kayo sa nurse if you need anything. Okay, sige po, Dok. Ano raw ang sabi ni Dok? Magpahinga ka raw at huwag magpakapagod. Sabi naman sa'yo, alagaan mo yung sarili mo, eh. Sorry. Ikaw talaga. Payakap nga. Ako. Alagaan mo sarili mo, ha? Hindi ko yata kakayanin kapag nawala kayong dalawa ni baby sa akin. Wedding anniversary namin ni Dave nang pumunta ang kaibigan niyang si Paco sa apartment namin. Pinapasundo raw ako ni Dave. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko, Kuya. Hello, pare. Di ba ikaw dapat ang bigay nun? O, pare. Gusto ko nga sana ako na mag-abot, eh. So, hindi na talaga ako uubra ngayon. Pasensya na. Special pa naman tong araw na to sa amin. Pasensya ka na talaga, ha. Iipit lang talaga ako dito sa meeting. Biglaan kasi. O, basta umabol ka. Eh, pare, okay lang naman kasi sa akin, eh. Eh, marami pa nga akong atraso sa'yo, eh. Oh, ito na pala misis mo tol, eh. Palabas pa ng bahay. Sige. Mag-MRT na lang ako. Matraffic kasi dito sa Makati. Pasensya ka na pa ako, ah. Istorbo ka pa yata ni Dave. Okay lang. Bigla lang kasi nagkaroon ng meeting at siya'y pinaputa ng boss namin, eh. Ayaw ko naman na hindian siya. Saka ayaw niya rin na paghintayin ka. Kaya pinakiusapan niya na lang ako na sunduin ka. Paco, saan ba tayo pupunta? Saka ang bagal mo namang magmaneho? Basta, secret. Eh kasi sabi ni Dave, ingatan ko raw kayo ng baby niya. Eh ubusin raw niya ang lahi namin kapag may nangyaring masama sa inyo, eh. Kaya hayaan mo ng ganito lang kabagan takbo natin. Si Dave talaga, oh. Hayaan mo na, family guy, eh. Si Dave ba yung nag-text sa'yo? Oo, kinakamusta kayong mag-ina. Ay, Nadine, pinabibigay pala ni Dave. Ano to? Box ng singsing? Buksan mo. Susi? Susi ng alin? Para saan? Basta. Oh, nandito na pala tayo, eh. Ang bahay yan. Teka, huwag mong sabihin sa amin to? Itong bahay na to? Ewan ko. Eh, bakit hindi mo subukan buksan? Eh, di ba may susi ka? Si Dave talaga, oh. Kaya mahal na mahal ko yun, eh. Hello? Kumpleto na ang mga gamit. Wow! TV, ref, lahat nandito na. Actually, Nadine, matagal niya na pinag-iipunan yan, eh. Gusto raw niya, bago lumabas ang baby ninyo, may sarili na kayong bahay. Kaya yan, sobrang pagkakuripot ng mga nakaraan. Ah, yun pala, may pinag-iipunan. Kaya pala, hindi siya bumibili ng para sa sarili niya. Si Dave talaga, oh. Nasaan na daw ba siya?
Teka, baka si Dave na yung tumatawag. Hello? Hello? Si Mrs. Mendez po ba ito? Opo. Sino po sila? Yung asawa niyo po. Ang isang tawag na inaasahan ko mula sa aking asawa ay isang tawag palang dudurog ng puso ko. Tinulungan ni Dave ang isang matandang foreigner na hinold up sa Magallanes. Siya po ang napuruhan ng mga holdupper. Agad kaming nagpunta sa ospital kung saan isinugod si Dave. Dave, hawakan mo ang kamay ko, Dave. Lumaban ka, ha? Huwag mo kaming iiwan ang anak natin. Marami pa tayong pangarap, di ba? Ilipat pa tayo dun sa bahay na pinag-ipunan mo. Nangako ka sa akin na walang iwanan, di ba? Huwag kang madaya, Dave. Kailangan ka namin ang anak mo. Nadine, alagaan mo sa sarili mo at ang anak natin, ha? Tandaan mo. Mahal na mahal kita. Dave! Doc! Tulong po! Doc! Excuse me. Nurse, prepare for CPR. Dave! Clear! Bumagsak ang mundo ko ng mga sandaling yon. Hindi ko akalain na sa isang iglap ay kukunin sa akin ang asawa ko. Mabait siyang tao, Kuya, kaya hindi ko matanggap kung bakit kailangang siya pa ang mawala. Napaka-untimely po kasi ng pagkawala niya dahil isang taon pa lamang kaming kasal noon ni hindi pa nga siya o niya nasisilayan ang anak namin. 2 taon na ang nakararaan, subalit lagi ko pa rin naiisip si Dave. Wala na ako iba pang mamahalin kung hindi siya lang. At sa kabilang buhay, siya pa rin ang mamahalin ko. Pero gusto ko lamang pong itanong, Kuya, kung kami po bang mag-asawa hanggang sa kabilang buhay ay mag-asawa pa rin. At saka hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin kung bakit kung sino pa yung mabait at mabuting tao ay sila pang maagang kinukuha ng Diyos. Katulad na lamang po ng nangyari kay Papa at sa asawa kong si Dave. Sana po ay mapagpayuhan ninyo ako. Gumagalang, Nadine. Yan po ang ating tampok na kasaysayan, liham na nga isa sa ating mga tagapakinig at ang ating letter sender. At 11:31 in the morning, when I am sad, you make me smile. When I am down, you lift me high. When I'm afraid, you make me brave. When I am lost, you show me the way. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything.
UNTV Radio. Laberta 1350. Tapat at totoo sa serbisyo publiko. Member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Problema ang ipinadala at predicament ngayon ni Nadine at sa sobrang pagmamahal niya doon sa kanyang asawa ay parang sabi niya siya na lang talaga yung mamahalin ko. Kaya lang ang kanyang gusto malaman sila pa rin daw ba hanggang doon sa kabilang buhay. At parang dahil nakita niyang mabait yung kanyang asawa, parang ang kanyang tinatanong na isa sabi niya, bakit daw yung, kung sino pa nga yung mga mabait di ba naging ano pa yan, naging parang laging napapagsabi-sabi pa, oy, ang bait-bait mo, kunin ka na sana ni Lord. Meron mga ganun, di ba, na nabiruan yung mga iba, no? Dahil parang dumadating yun, dahil sinasabi nila kung sino pa daw yung mabait. Parang siya pang maagang pinagpapahinga. Pero ano ba ang sinasabi ng mga katwiran, ng mga salita ng Diyos tungkol dyan? Yung ganyan yung mga story ang sila pa rin ba hanggang sa kabilang buhay? Parang nadinig ko dati, sabi ng isa, di ba, may kanta silang ganun Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin. Di ba, meron ganun, ano? Ano yan? Itong bato sa buhangi. Meron. Ayun pala yung umpisa. Kapag ang puso'y natutong magmahal. Diba? Yun ang sabi nila. Sige nga, Aber, bigyan mo nga ako niyan. At pakinggan natin ho ang sinasabi naman ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Mula po sa ating resource person, si Brother Eli Soriano. Meron akong babasahin sa Biblia, kapatid, na kwento nung panahon ni Kristo na nangyari, no? Basahin natin ang Mateo 22, 24, kapatid na Luz, tuloy-tuloy mo, ano? Opo, 22, 24. Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayun din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang mag-uli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, ay hindi na mag-aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ayon, sa kabilang buhay pala sa langit, hindi na mag-aasawa pa, wala nang asawa ron, kapatid. Lalo na nga kung halimbawa, 7 ang asawa ng isang tao, mag-aagawan kayo sa langit, lalabas, magulo ron. Naku, magulo, lalabas, magulo sa langit, kaya po, sa langit, wala na pong pag-aasawa. Pero pwede kayong maging magkasama ng asawa mo kung pareho kayong maliligtas. Pero hindi na bilang mag-asawa. Sa langit, para na tayong magkakapatid lahat. Pati yung asawa mo, parang kapatid mo na. Magkakapatid tayong lahat kasama ng Panginoong Jesus. Ngayon, makakasama mo yung asawa mo bilang kapatid. Kung pareho kayong makakarating sa langit, nanyayahan ko kayong palaging dumalo at makinig sa amin pong pangangaral at sana samahan kayo ng Panginoon. Music.
sa langit. Sabi nga ni Brother Eli, ang ganda ng story ang binasa niya eh, no? Dahil ang nangyari dito, hindi namatay yung isa, nag-asawa ulit, namatay ulit isa. Pagka ganun ang mangyayari, di ba? Mamamatay yung isa, mag-asawa siya ulit. Kasi pagka patay na, sabi dun sa 7-2 ng romance, kapag ka ang isang babae, buhay pa yung asawa niya, natatali siya, di ba? Pero kapag ka namatay na yung asawa, ikalag na siya sa kautusan ng asawa. Nung mamatay, nag-asawa ulit. Nung namatay ulit, namatay pa ulit. Meron ganun eh. Parang, takaw byuda. Parang, nakaapat eh. Nabubyuda palagi. Kaya sumunod, wala nang gusto magpakasal sa kanya. Sabi, naku, lahat yata ng napapangasawa mo namamatay eh. Ang point doon, paano yun ngayon? Kung halimbawa sa langit, pwede mo pang ituloy ganun doon yung pagiging mag-asawa nyo, apat yung naging asawa. Kaya sabi nga ni Brother Eddie, yun ang ating i-review. Basahin po natin yung mga verses na binasa sa atin, yung Matthew 22:24-30. Review nyo yun at makita nyo yung story. Doon, wala na. Pwede pala kayong magkasama ang mag-asawa kung pareho kayong magiging dapat sa Diyos, pareho kayong maliligtas, magkakasama kayo doon. Dahil di naman nga kayo pwede magkasama kung ikaw ay mabait ka, ikaw ay dinala ka sa langit, yung asawa mo naman ay nagsalbahe, pinili naman yung hindi tama, napunta sa impyerno, siguro mahirap naman yung sama ka doon, di ba? Yun nga, pagdating doon, wala nang ganun. Hindi na, yung parang wala nang magiging parang anghel na nga eh. Walang, kaya wala na yung tagpuan doon. Wala nang tagpuan doon. Hanggang dito lang talaga. Kaya nga sabi, kaya pala ganun eh, no? Dahil dito lang yun. Dito lang. So, doon eh, iba na. Ibang klase na ng buhay magkakaroon tayo doon. O, huwag niyong kalimutan, mamaya rin pala ha. Mamaya ho ay airing din ang ating bayanihan. Ang isang programa naman po na sumasayang papawid tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Yan po ay hosted by Colonel Jerry Samudio, ang programang Bayanihan. Sa inyo po yan. Paring Flor! Ayan, talagang si Paring Flor. Ito, mag-aabang to dun sa ating Dear Kuya the Drama. Papadala siya ng kanyang... Pare, pwede ko bang gawin ditong partner yung storya mo? Yung kasaysayan. Dear Kuya, ako po si Flor Perez. Ayan. Pwede, okay, ako po si... maganda yung storya mo eh. Parang pelikula yung storya mo eh. Diba? O para mapakinggan mo din. Ano ba ang mga wisdom na pwedeng makuha dyan sa banal na kasulatan? Diba? Ay, hindi eh. Kasi, tapos biglang nagtagpo kayo ulit ng... Di ba? Biglang nagpaalam, nag-makeup bigla. At nung magtagpo kayo, di ba? Parang pareho kayong malaya. parang ganun. May mga, maganda yung storya natin next week kung sakali. Pero yung kay Flor, magandang storya din yun eh. Ayaw niya lang sumulat eh. Ang isa pang tinatanong kasi ni Nadine, dahil dun sa pangyayari na yon dun sa kanyang asawa, maagang, parang sa kanya, maagang napagpahinga nga, bakit daw yung mga, kung sino pa yung mababait? Kasi talagang napaka-ideal para sa kanya nung kanyang napangasawa. At masarap naman madinig yun, napakasarap madinig sa isang babae na ganoon niya nirerespeto yung asawa niya, ganoon niya kamahal yung asawa niya, ganoon talaga siya buo ang paniniwala niya sa pagiging mabait nung kanyang asawa. Kaya lang ang tinatanong niya, bakit naman kung sino pa yung mabait, siya pang unang, parang unang napapagpahinga. Well, alamin natin ho ang sinasabi naman ng mga katwiran at mga wisdom na pwede natin makuha mula sa banal na kasulatan. Again, mula po sa ating resource person, si Brother Eli Soriano. Alam mo kapatid, yung mga taong mababait, yung mga taong mabubuti, kung pumapanaw man sila sa mundo,
may kahulugan sa Diyos yun. Basahin natin ang 57:1 ng Isaiah. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kung ang tao talagang matuwid, ano? Talagang matuwid sa Diyos, mabuting tao. Kaya minsan sila kinukuha ng Diyos kasi merong kasama ang dumarating, baka sila'y mapasama pa, kinukuha na sila ng Diyos. May kasama ang nakikita ang Diyos darating sa kanila, kaya kinuha na sila ng Diyos. Siguro, yung mga sinasabi mong tao, kaya kinuha na sila ng Diyos, kung matuwid sila, no? Ginalagyan ko ng ano, ng nilalagyan ko yung benefit of the doubt. Kasi iba kasi yung matuwid sa Diyos, iba yung matuwid sa tao. Merong mga tao, matuwid lang sa kapwa-tao, pero hindi naman matuwid sa Diyos. May mga hidden, mga ginagawa silang masasama na nakatago. Akala mo matuwid sila, pala masama rin sila. Pero kung talagang matuwid ang tao at nawala sa mundo, kinuha na maaga, o ang tawag ng iba ron, untimely death. Pero ako, hindi ako naniniwala dun sa pagkatao ka ng Diyos, mamamatay ka untimely. Pag sa Diyos ka, hindi pwedeng untimely, meron perfect timing ang Diyos kasi yun ang talagang itinakda ng Diyos sa Kanya. Basahin natin ang 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. It is ordained by God na ang tao'y mamamatay. Kaya pag matuwid ka at namatay ka, hindi pwedeng sabihin untimely yun. Ngayon, kung talagang totoo na ang tao matuwid, kaya siya kinukuha ng Diyos, merong kasing kasamaan pang dumarating sa kanya na baka mapasama pa siya, kaya kinuha na siya ng Diyos. Yun ang dahilan, kapatid. Nasa Biblia yun. Yan, ha? At least, nasasagot din yung ating mga katanungan, mga suliranin. At yung usapan tungkol sa assisted reproduction, by next week, abangan nyo po ang ating serye dahil alam nyo kung minsan pagka hindi magkaanak yung mag-asawa, parang ito ngayon ang nagiging sangkalan noong isang party para maging taksil doon sa isa. Parang kasi sabi niya, hindi mo ako mabigyan ng anak. Ang ginawa naman ng lalaki, nag-anak naman sa iba. O kaya minsan may ganun din. Yung babae naman, ganun din naman ang situation. Pero merong mga kagaya nga nung pinag-uusapan natin na mga assisted reproduction, ano? Na parang ang nangyari naman kung may problema naman yung lalaki, humanap naman ng sperm donor, at sa pamamagitan naman nung tinatawag nila na tawag nila doon ay artificial insemination, ay inilalagay naman yung sperm ng nakuha na nakuha sa isang sperm donor doon sa babae na hindi magkaanak. Ito bang lahat ng mga ito? Ano bang ano dito? Ano ba naman ang pananaw dito ng banal na kasulatan? Dahil ina-allow ba yung ganun? Kasi di ba parang magandang tanong yun, ano? Dahil sabi nung isa, teka, para ka na rin ano yan . Di ba para ka na rin sinipingan ng iba niyan dahil kumuha ng sperm sa ibang lalaki, hindi mo naman asawa yung pinagkuna ng sperm. Ibig sabihin, kapag ka nagkaanak yung asawa mo, hindi mo anak dahil sperm ng ibang lalaki yung ginamit sa kanya. Although, walang nangyaring physical na pagtatalik. Hindi sila nagkaroon ng pagsisiping karnal. Kaya lang, kumuha ng sperm cell sa iba dahil hindi nga makapag-produce ng sperm cell na maaaring magbigay buhay sa isang bata, yung lalaki. So may mga ganitong mga kalagayan kung minsan. Pag-usapan ho natin at ano ang guide na makukuha natin mula doon sa sinasabing katwiran sa banal na kasulatan to give us a broader perspective of life para makita natin kasi ito'y nangyayari . Meron ng ganyang mga, marami na akong nadinig na mga story na ganyan.
At yun naman ay minsan yung lalaki mismo pang nagsasuggest, sige, dahil medyo may problema ako o kailangan, o sige, humanap tayo ng sperm donor. O kahanap sila ng sperm donor, nagkasundo sila mag-asawa, yung sperm donor na hindi naman kilala na sa kanila napunta yung idinonate niya na sperm, at ito naman mag-asawa, hindi rin nila kilala kung sino yung donor ng sperm na yon, at ininseminate nila doon sa babae. At pagkatapos, nabuo naman yung bata, nagkaroon ng anak. So anak talaga yun ng asawa niya, pero hindi niya anak dahil yung sperm nang galing sa ibang lalaki. But magkaganon pa man, ay tinuring nila talagang anak nila. Minahal nila na anak talaga nila na galing sa kanilang pareho, bagaman at yun ay hindi talaga galing sa punlay ng lalaki. May mga conflicts kung minsan at mayroong mga agam-agam, at para din dun sa kapanatagan noong mga parang one way or the other ay nagkakaroon ng guilty feeling, o kaya parang tama ba yung nagawa ko, o wala ba akong ano dun, wala ba akong pananagutan sa paningin ng Diyos? Ano bang sinasabi dyan ng katwiran ng banal na kasulatan? At tabayanan nyo ho yan. Yan ang atin pong gagawing serye naman, God willing, come Monday, ang tungkol sa assisted reproduction. Dito pa rin po sa ating programang Dear Kuya. At pag 11 to 12 ang Dear Kuya The Drama naman po ang inyo napapakinggan, pinag-aanyaya namin sa ating mga taga-subaybay. Kung meron kayong mga natatanging kasaysayan para makuhanan din, matutunan din ng ating mga tagapakinig na yung palang ganong sitwasyon, dapat ganito pala ang ginawa ko, o ganito pala dapat naman ang gagawin ko, batay dun sa mga kasaysayang ipinapadala ng atin pong mga tagapakinig. Kasi maraming story ng kanina lang. Alam nyo, yung nag-street edition kami, pumunta, 30 taon kami, 30 taon na daw sila na doon natutulog sa bangketa. Yung kanilang mga anak, yung 5 nilang anak, made in bangketa. Ibig sabihin, talagang doon sila natutulog, at dahil wala silang pang-upa ng kanilang bahay, at sila ay namumulot sila ng basura, at yun ang kanilang ikinabubuhay. Pero isipin nyo ang ginagastos daw nila para sa pagkain nila, 250 pesos. Bali sa maghapon para sa kanilang lahat. Kikita lang sila minsan ng $200 dahil sa nabebenta nila. Sabi ko, saan nyo ho kinukuha yung iba? Minsan daw nanghihingi na lang sila. Sabi ko, hindi ba naman kayo gumagawa ng hindi tama? Hindi ba naman kayo nagnanakaw? O dahil sa kakapusan kung minsan, kayo ay gumagawa ng hindi ayon sa batas? Sabi, hindi naman po. Sabi nga nung bata, nung buhay pa po ang tatay ko, kasi namatay yung tatay niya, ito namang si Mrs. Nag-asawa ulit, kaya nakalima siya. Nakalima siya ng anak dahil may anak naman siya dun sa pangalawa. Sabi nung isang bata, nung yung anak dun sa una na namatay, nung nabubuhay pa po ang tatay ko, hindi naman niya po ako tinuturuan ng ganyan, sabi niya. At nakakaano ng kalooban, dahil sila ay napipigilan di sa pag-aaral, at doon sila talaga inaabot ng lamig, wala silang kumot, ang kanilang tanging sapin ay maliit na plywood at karton na kanilang tinutulugan. At yun ay for 30 years na ganoon ng kanilang situation. But out of all these things, sabi ko nga, talagang dapat maging mapagpasalamat tayo Nakaka-survive naman sila, awa ng Diyos. Nakakapagpatuloy sila ng buhay. Kung minsan, yung iba, nakahiga sa magandang higaan, air condition ang bahay, at merong sasakyan, pero nagre-reklamo pa rin. Marami pa rin hinagpis, di ba? Marami pa rin mga dapat ganito. Tapos, nang iinggit pa rin sa kapwa, salip na mang inggit ka, magsikap ka na lang sa buhay. Alam nyo kasi yung inggit, walang ano yan. Walang nagagawang mabuti yan sa tao. Yung bang
may mga tao walang satisfaction. Meron na sila ng mas mahigit. Dapat nga, sabi nga eh, di ba, sa 1 Timothy chapter 6 verse 8 ang sabi, having food and raiment, let us be there with content. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masiyahan na tayo dun. O edi kung meron ka pang labis sa pagkain at pananamit, meron kang maganda pang bahay, meron kang magandang sasakyan, eh mas dapat lalo ka namang makontento na dun. At meron kang sobra, kasi yung paggawa natin, hindi lang naman dapat para sa sarili. Sabi nga, yung nagnanakaw, huwag ka nang magnakaw pa. Kundi bagkus magpagal, gumawa ng kanyang mga kamay ng mabuting bagay. Para saan? Para sa sarili mo lang ba? Para meron siyang maibigay sa nangangailangan. If we are going to open our Bible and read that, sabi yan po sa chapter 4 verse 28 ng Ephesians, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needs. Ibig sabihin, parang dapat kasama sa dikain din natin na pag gumawa tayo, meron tayong sobra, meron tayong pwede na itulong sa kapwa, edi tumulong din tayo sa kapwa natin. Kaya nga, part ng paggawa natin yun eh. Gagawa tayo hindi lang para sa sarili natin. Para meron din tayong maitulong doon sa nangangailangan. Kaya po, sa amin, sana ang pag-anyaya namin sa inyo, let us be guided kung ano yung sinasabing katwiran sa banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung wala kayong Biblia, sulat po kayo sa amin at padadalan po namin kayo ng libreng kopya nito. Para po sa inyo po namang pagbabasa. Sa palatuntunan pa rin, Dear Kuya. Sulat nyo lang ho yan sa Dear Kuya, 907 Philam, EDSA, Quezon City. At kung meron kayong mga munting pangarap, ay sulat nyo lang din po sa amin. Sa tulong at awa ng Panginoon ay amin naman pong magawa ng paraan sa isang pagkakataong ibibigay naman po sa atin ng Diyos na makatulong sa ating mga kapwa. Samahan nyo kami ulit kung loloobin ng Diyos next week sa atin pong Dear Kuya at pati na sa ating Dear Kuya The Drama kasama ating mga mag-aaral. Salamat ulit for the week, Teacher Jack. Salamat po sa Diyos, Kuya. At salamat sa ating mga mag-aaral. Thank you so much. And salamat pong muli sa pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos upang makapaglingkod sa inyo. Karangalan po namin at kasayahan ng aming mga puso na maging maliit na kasangkapan para po sa ating mga kapwa-tao sa anumang pong paraang ipinahihintulot ng Panginoon. Sa huli, ang lahat po ng karangalan at lahat ng kapurihan ay nananatiling sa Diyos na sa atin ay lumalang. Ako po ang inyong Kuya Daniel. Salamat sa pagkakataong makapaglingkod sa inyong lahat. Magandang araw po. When I am sad, you make me smile. When I am down, you lift me high. When I'm afraid, you make me brave. When I am lost, you show me the way. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me to believe. You are my refuge in times of trouble. You are my joy in times of sorrow. You are the way, the path I follow. You are my song, you're the song I sing. You make me strong. For me, I thank you, Lord.
Savior, my redemption, son of